Magandang gabi, Oriental Mindoro, 28 sa buwan ng Setyembre, taong 2016. Ito po ang TVNET Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, third quarter simultaneous earthquake drill ay sinagawa rin sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Endo at iba pang labor issues tinalakay sa Provincial Tripartite Industrial Peace Council meeting. At mga resort owners sa lalawigan hinikayat na makiisa sa Zero Carbon Resort Project. Sa detalye ng ating mga balita, alinsunod sa ordinansang inakda ng nuoy konsihal at ngayon busy alkalde na lungsod ng Calapan na si Vice Mayor Hil Ramirez, an ordinance prohibiting the burning of rice straws within the city of Calapan, appropriating funds and imposing penalties thereof, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusunog ng dayami sa lungsod ng Calapan. Dito may mga kukulang multang itinakda, 1,000 piso sa unang paglabag at non-entitlement sa anumang agricultural aid o assistance mula sa city government sa loob ng 1 taon, 2,500 pesos at non-entitlement sa unang agricultural aid o assistance mula sa city government sa loob ng 2 taon sa 2nd paglabag at sa 3rd paglabag naman ay 5,000 pesos pagkakakulong ng hindi higit sa 1 buwan at non-entitlement sa anumang agricultural aid o assistance mula sa city government. Ngunit hanggang sa kasalukuyan may mga magsasaka pa ring lumalabang sa nasabing ordinansa at ang mahigpitumanong implementasyon nito ay nakasalalay sa mga barangay. Ang bagay na ito ang isang usapin ngayon na hangad suportahan ni Liga ng mga Barangay Calapan City Chapter President Barangay Captain Hector Africa. Aniya nang ipasa ang ordinansa ang kanilang barangay ang unang nag-adapt at nagpatupad nito. Sa kanilang barangay ay wala aniyang problema. Ipinaabot lamang sa kanya ng mga residente ang makita nilang nagsusunog ng dayami sa kanilang lugar. Ang unang-unang barangay na nagbigay, naggawa ng resolution para sa pag-finasa namin dito sa Sanggunian Pawasod, ang barangay Malad. Pinagbawal namin ng Sanggunian ang pagsunog ng mga dayami. At yun ay nagmumunta sila, may penalty kami sinusunog na kung saan ay ang mga tao hindi talaga na, no? Hindi nagsusunog pagka-anihan ng mga dayami dahil madali naman silang sumunod kung talagang ipatutupad. Kung babantayan mo, papantayan ng mga sanggunian, yung tama dahil sabi ko sa kanila, pag may nakita umusok sa barangay namin, itiks na kanila para hindi magalit sa kanila. Ako na at saka ang mga barangay tanod, ang bahala mo na pag-uusap sa mga dun sa nagsunod ng dayami. Sa amin naman, sa nakikita ko, walang problema. Hindi ko lang masabi sa ibang barangay kung madali sa kanila o ano, dahil meron talagang taong sa tili, lalo pa siguro pag mayayaman, maluluwang kanilang mga lupain at bago pupunta lamang isang barangay tayo, baka hindi naman pakinggan ng may-ari ng lupa na yung pagsunog nila dahil meron yung matigas ang unong sasabihin nila ay marunong pa kayo sa akin, akin naman ito. Ganun pa man, hindi naman niya batid kung tulad nila ay mahigpit din itong ipinatutupad sa ibang barangay. Aniya, marahil mas magiging masigla ang implementasyon nito kung maglalabas ng direktiba si City Mayor Arnan Panaligan. Ang maganda niyan ay amin din maipabot kay Mayor at si Mayor ang magbaba dahil kung sakali po na may mga barangay na hindi talaga at marawak ang barangay, pwede pong kami hindi na rin tulong sa mga PSD. Kung hindi kayo ng mga barangay police, ang dapat ito dun, nakikipagtulungan. Nagkakaroon naman kayo ng assembly meeting ang bawat barangay, dapat ito ang mga mamamayan nakikipagtulungan din. Yun po ang pinakamadaling pag-isog po ng pagsusunog ng dayami. Dahil kung ang mga mamamayan po ng bawat sitio ay nakikipagtulungan, ite-text lang nila kung sino nagsinab, kami po ang pupunta doon, ang mga barangay police. Kung gagawin po yun, madali. Sa uli, binigyan diin ng opisyal na dapat tumutulong pa rin ang mga mamamayan sa pagpapatupad ng ordinansa. Handa naman aniya silang trabahuhin ang implementasyon nito, ngunit kailangan ding tumulong sa pagtatrabaho ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsunod dito. Ang negatibong epekto ng pagsusunog ng mga dayami sa kalikasan dahilan kung bakit ipinagbabawal ito. Sa halip na sunugin ay iminumungkahing ikalat ang mga ito na kalaunan ay magsisilbing pataba sa lupa at magbabalik ng mga nawalang sustansya ng palayan dahil sa paggamit ng mga komersyal na pataba at pestisidyo.
At magbabalik po ang TVNET Newsline. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit, supported by the PCT. Dinaluhan ng mga may-ari ng resort at hotel sa buong Oriental Mindoro ang seminar kaugnay sa proyekto ng Zero Carbon Resorts. Ito ay isang proyekto na suportado ng European Union Switch Asia kasama ang GRAT o Center for Appropriate Technology at iba pa. Layunin na nasabing proyekto na makatulong sa mga hotel at resorts owner hindi lamang para makatipid sa kanilang gastusin kundi para na rin sa pangangalaga ng kapaligiran. Ayon kay Dr. Robert Wimmer, Managing Director ng GRAT at ZCR Project Leader, ang nasabing proyekto ay hindi isang mandato kung hindi paghihikayat sa mga may-ari na makiisa sa kanilang kampanya upang mapangalagaan ang kalikasan. Sa seminar na kanyang pinangunahan ay itinuro nila ang mga alternatibong paraan upang mas makatipid sa konsumo at gastusin sa kuryente at tubig. So the Zero Carbon Resorts Project is implemented by the Center for Appropriate Technology, my organization, with local partner organizations. And we have been doing that for the last couple of years already. And we work to support the tourism industry in order to get more resource efficient and more profitable and more environmentally friendly. And currently we have about 800 companies all over the Philippines partnering in this Zero Carbon Resorts project, which is, by the way, supported and funded by the European Union and the Austrian Development Corporation. So it's basically European taxpayer money that we're spending here, but for a good reason. To help development, to help better technologies, creating a market, to get greater and inclusive value from this project, because the tourism industry also has a strong potential to reach out to poor communities. So there's a lot of the supply chain that can be fabricated in small communities, including packaging, natural packaging, all sort of supply, agricultural goods, handicrafts, and that all together can create a green destination. Pahayag naman ni Kevin Bruce, Utopia Resort and Spa owner, kanyang pinatunayan sa mga nagsipagdalo sa seminar kung paano nakatulong ang proyektong ito sa pamamalakad niya sa kanyang resort. Ano yung malaking porsyento ang ibinabasang gastusin simula nang ini-apply niya ang method ng Zero Carbon Resort Project tulad ng paglilinis ng mga air conditioning units, paggamit ng alternative light bulbs, pagmo-monitor sa mga switch ng ilaw at flush ng mga toilet at iba pa.
Samantala, inaayahan ang lahat na sanay makiisa at suportahan ang kampanyang ito upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Ang Mindoro ay isang napakagandang isla kaya nais ang Zero Carbon Resort Project na sanay mapanatili ang natural na ganda nito. Sa ibang balita, sa layuning higit na palakasin ang Provincial Tripartite Industrial Peace Council, tinalakay sa nakaraang pagtitipon at pagpupulong nito ang iba't ibang usapin na may kinalaman sa paggawa. Kabilang na dito ang mainit na issue ng ENDO, ang pagre-revisa ng dagdag aumento at inampang labor issues. Dinaluhan ang nasabing pagpupulong ni Dolmy Maropa, LEO Supervisor Philip Alano, DOLA OIC Regional Director Attorney Alvin Villamor, Oriental Mindoro Field Office Head Engineer Juliana Ortega, mga TIPC officials, employers at ilang manggagawa sa lalawigan. Inilahad sa mga dumalo ang inilabas na Department of Labor and Employment na Department Order Number 18-A o ang bagong alituntunin sa labor contracting. Sinasabi na ang DO 18A ay magdudulot ng malaking ginhawa sa kalagayan ng mga manggagawang sakop ng mga agency o subcontractor. Ilan sa mga nakapaloob sa nasabing kautusan ay ang mga provision na kailangan ang malaking kapital para maging isang lehitimong labor contractor. Mas mataas na rin ang babayaran ng mga ehensya para mabigyan sila ng rehistro bilang legal na kontratista. Ganun rin, iutos rin dito na ang employment contract sa pagitan ng isang contractual employee at ng kanyang agency ay kailangang maging kasing haba ng service contract sa pagitan ng agency at ng kumpanya. Samantala, ayon naman sa ilang leader manggagawa, bagamat paiitingin ng DO 18A ang pagbabawal sa labor-only contracting, ilan naman ang nangangamba na hindi nito hayagang pinagbabawalan ang issue ng job contracting. Mananatili pa rin anila ang ENDO na siyang nais nila sanang tuldukan na. Dito inaasahan na mahabang proseso pa ang lalakbayin na nabanggit na usapin at sa kasalukuyan ay ang DO 18A muna ang magsisilbing unang hakbangin ng dole sa issue ng ENDO.